welcome, welcome, welcome po sa aking YouTube channel, La Money Talk TV. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan saan mang sulok o panig kayo ng mundo naroroon. Money, alam rin po ang inyong likod. At ang tatalakayin ko po sa unang video na ito ng Money Talk TV ay ang tungkol sa akin, tungkol sa pera o kayamanan. At sa mga susunod ko pong video ay ating tatalakayin naman kung paano magpakarami, magparami ng pera. So sa ngayon po, ang ibabahagi ko sa inyo ay ang ilan sa mga pakahulugan o sinasabi ng mga tao tungkol sa salapi o sa pera. So ano po ba ang pera o salapi bukod sa ito'y iniimprenta at hinugulma sa Bangko Sentral ng Pilipinas dyan sa Quezon City? Alam niyo po ba na mayroong ilang mga idea kung ano ang tingin ng mga tao sa salapi o sa pera? Sinasabi po ng ilan na ang pera ay isang uri ng panukat. Noong unang panahon po kasi, noong panahon na ang trabaho ng mga tao ay magsaka at mangaso, ang pagsukat po ng mga tao sa kayamanan ay kung paano o kung gaano karaming mga hayop ang meron sila. Well, sa panahon po ngayon ay hindi na sa paramihan ng alagang hayop ang pagsukat ng kayamanan ng mga tao. Dahil sa panahon ngayon, ang pagsukat ng kayamanan ay sa pamamagitan na ng silent. Ang silent po ay ang tinatawag na state of asset, liabilities, and network. Ang salin po ay nire-require ng ating gobyerno sa ilalim ng batas sa Article 11, Section 17 ng 1987 Constitution at Section 8 ng Republic Act No. 6713. Ang Code of Conduct and Ethical Standard para sa mga public official at employee, maging sila man po ay regular o temporary employee ng gobyerno. Ito po ay open sa lahat sa gustong masukat kung gaano palaki ang inyong kayamanan. I-google nyo na lang po para sa kabuang detalye at ilalagay ko po sa ibaba ang link para mas madali nyo pong mahanap. So kung noong unang panahon po, ang basihan ng yaman ay kung gaano karaming alagang hayop mayroon ng isang tao at sa panahon ngayon ay sa pamamagitan ng salim, paano naman po ang tungkol sa manggagawa o workers na kung saan ang mga tauhan o workers ay itinuturing na pangunahing kalakal? Ang workers ba o tauhan ay nagkakahalaga? Well, para sa akin po, ang ilan sa aking mga tauhan ay itinuturing kong isang kayamanan o asset dahil nga po sa kanila ay namumultiply ko ang oras ko at kung wala po sila, wala pong magtatrabaho sa aking negosyo at syempre, hindi ako makakapag-generate ng pera. Ang pera ay binuo ng mga mangangalakal noong unang panahon para sa palitan ng mga kalakal o trading. Ngunit ang pera ngayon ay literal na naimbento ng mga mayayaman. Ang mga mayayamang ito ay ang mga dambuhalang negosyante at ang negosyante ay nais na bahagi ng kanilang pera upang bumili ng oras ng ibang tao o yung tinatawag na OTP o other people time. At ang mga tao o workers ay nagiging asset ng kanilang employer o kumpanyang kanilang pinapasukan dahil nga sa doon sila kumukuha ng pera. Kamakailan nga lang po nang ipinasara ng ating gobyerno ang dambuhalang network ng ABS-CBN na ang kanilang mga empleyado at mga artista pa nga ay talaga naman na nag-alsa at ipinaglalaban nila ang kanilang kumpanya na huwag sanang ipasara. Kasi nga po ito ay kanilang asset o kayamanan na nagbibigay sa kanila ng pera at tumutustos sa kanilang mga luho at ibang mga pangailangan sa buhay. Ang ilan naman ay nagsasabing ang pera ay uri ng kapangyarihan. Well, ang pera ay maaari nga sigurong magbigay ng kapangyarihan. Hindi naman po lingit sa kaalaman ng karamihan sa atin kung gaano sobrang makapangyarihan ang mga mayayaman o mayayamang tao sa ating bansa na halos mas makapangyarihan pa sa ating gobyerno. Pero kung isa ka sa mayayamang ito at naista ka sa isang isla with your millions of peso, maliligtas ka ba ng pera mo o ng salapi? At kung may dumating na chopper at mag-alok sa'yo upang makaalis ka sa islang kinaroroonan mo, at ang kapalit nito ay ang pera mo o salapi, ipagpapalit mo ba ito sa ilang saglit o segundo? So sa palagay ko, yung pera ay hindi naman eksaktong sukatan ng kapangyarihan. Ito ay depende lang sa kung paano mo ito gagamitin ng tama. Marami namang naniniwalang ang salapi pinag-uugatan ng lahat ng kasamaan dahil nga sa kabi-kabilang krimen. Krimen dito, krimen doon. At yan ay nangyayari sa
saan mang sulok ng mundo. Pero teka-teka muna, ang pera hindi pinag-uugatan ng lahat ng kasamaan. Kung ito man, eh bakit ang lahat ng simbahan ay patuloy na tumatanggap ng donasyon? Tabi-tabi lang po sa mga deboto dyan. Wala po akong ibang pakahulugan. Ito po ay isa lamang talakayan tungkol sa pera o sa lapi o sa kayamanan man. So para sa akin po ay ang pagmamahal sa pera ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Tandaan po natin na ang pera ay isang mahusay na alipin, pero ito isang masama o nakakapangilabot na Panginoon o Master. Ang kakulangan po sa pera ay ang siyang pinagmumulan ng maraming o napakaraming kasamaan at negatibong pag-iisip katulad ng pagnanakaw, pagpatay, panluloko, scam at napakarami pa pong iba. Sinasabi po sa Biblia sa 1 Timothy chapter 6 verse 10 na sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtutulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdudulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. Yan po ang sinasabi sa banal na kasulatan tungkol sa salapi sa 1 Timothy chapter 6 verse 10. Ngunit ano ba talaga ang pera? Ang pera po o salapi ay isang idea pangtulong sa kumpiyansa. Karamihan po kasi sa mga umasenso na nakalimot na sa kung ano sila noon dahil nga sa may pera na sila. May mga kakilala rin po akong mga dating OFW na nagkaroon ng konting ipon at umuwi na kahit na nga talaga namang hindi pa sila totoong handa. At dahil nga sa nagkapera na sila, nagkaroon na sila ng kumpiyansa. Nang iba sa kanila ay hindi maganda ang naging resulta sa bandang huli. So ating pong isummary kung ano ang ating tinalakay sa video na ito. Number 1 po, ang pera o kayamanan noong unang panahon ay sinusukat sa paramihan ng alagang hayop at sa panahon ngayon po ay sa pamamagitan na ng salin. Ang manggagawa o workers ay isang kayamanan o asset ng isang kumpanya at habang ang kumpanya naman ay kayamanan ng mga workers o manggagawa o trabahador ng isang kumpanya. Ang pera ay hindi kapangyarihan. Ito ay depende sa kung paano mo ito gagamitin ng tama. Ang pera ay hindi pinag-uugatan ng kasamaan, kundi ang kakulangan o ang kakapusan at ang sobrang pag-ibig sa pera ang siyang pinag-uugatan ng lahat ng kasamaan. So kung meron po kayong ibang ideya tungkol sa salapi maliban sa ito'y ginagamit natin sa ating pang-araw-araw na pangangailangan sa buhay, maaari po kayong mag-comment sa comments section sa baba. Pakishare na din po itong aking video upang malaman ng iba ang iba't ibang ideya tungkol sa pera at huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Pakipindot na din po ang maliit na kampana na kakalampag sa inyo sa tuwing meron po akong mga bagong video. Ang susunod ko pong tatalakayin sa susunod kong mga video ay ang 2 ways of making money. Ito yung tinatawag kong dalawang klase ng balo ng pera. So hanggang sa muli po. At sana po itangkilikin nyo itong aking channel dahil marami po akong ibabahagi sa inyo na ayon sa aking mga personal na karanasan o aking naging sandata o tools para umunlad sa buhay. Wala po akong ibinebenta dito at ang tanging layunin ko lang po ay ibahagi sa inyo ang aking mga natutunan habang ako ay nandito sa ibang lugar o sa ibang panig ng mundo. Hanggang sa muli po at dalangin ko po ang kaligtasan nating lahat, lalo na po ang mga kababayan kong OFW sa anumang panig ng mundo. Ito po ang inyong kamani, kanegosyo, Manny Alhambra po. Okay.